Al Francis Chua, may warning na sa Magnolia Hotshots at Hinebra, mas kakatakutan dahil sa tatlong player na ito. Ito nga Magnolia Hotshots mga chong ay ang isa sa mga koponan na napakaganda ng ipinakita sa Elimination Round last conference. Palaging nasa itaas ng team standings pero palaging bumabagsak sa playoffs. Kaya naman, binabansagan ngayon ang Magnolia na intro boys dahil sa una lang magaling. Kaya naman, kahit si Al Francis Chua nga ay dismayado sa Magnolia Hotshots at gustong mabago ang kanyang koponan. Ayon nga kay Al Francis Chua ay kinausap na nito ang Magnolia Hotshots at si Coach Chito Victolero at sinabing may something nga na problema ang Magnolia Hotshots. The coaching staff of Magnolia went to my office kasi kinausap sila. You know, sabi ko, something's wrong. We have to fix something in the team. At yan nga daw ang kinakailangan nilang maayos at ngayong Governor's Cup nga ang huling pagkakataon ng Magnolia Hotshots na patunayan na kaya nilang mag-champion. Para sa akin mga chong, ay malakas naman talaga ang Magnolia Hotshots. Pero meron talagang problema na kinakailangan nilang magawan ng paraan. Gaya ng sinasabi ni Al Francis Chua. Meron isang player dyan na hindi bagay sa kanilang koponan na nagiging dahilan ng kanilang paglagapak sa nakalipas na conference. At yan nga ang aantabayanan natin sa mga susunod pa na mga araw kung sino ang matatanggal. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Hinebra, mas kakatakutan dahil sa tatlong player na ito. Ito nga ang Barangay Hinebra mga chong ay ang defending champion ngayong Governor's Cup. Kaya naman, maraming ang koponan ang naghahanda para tapatan ang lakas ng Barangay Hinebra, lalong-lalo na noong makatapat nila ang Bay Area Dragons. Ang Barangay Hinebra nga ngayon ang sukatan ng mga PBA teams pagdating sa lakas ng koponan. Pati nga rin sa import ay si Brownlee ang nagiging sukatan dahil napaka-successful nito sa Barangay Hinebra. Pero meron ngang tatlong players ang Barangay Hinebra na mas kakatakutan ngayong Governor's Cup. Unang-una ay itong kanilang reigning MVP na si Scottie Thompson. Itong ang si Scottie Thompson mga chong ay papunta na sa peak of prime ang laro. Hindi pa nga na ipapakita ni Scottie Thompson ang kanyang full potential at expected nga ngayong Governor's Cup na isa si Scottie Thompson sa pinaka magsishine ang laro para sa Barangay Hinebra dahil mas makakakilos na ito at mas madaling makakapenetrate to the basket dahil mas maliliit ang import ngayong conference. Si Scottie nga rin ang isa sa pinaka sasandalan ng Barangay Hinebra at hindi na ako magugulat sakaling manguna si Scottie pagdating sa statistical race, pagdating sa season MVP award dahil ang Governor's Cup nga ang paboritong komperensya ng Barangay Hinebra. Pangalawa ay itong kanilang high-flying forward na si Jamie Malonzo. Ito nga si Jamie Malonzo mga chong ay pangalawang conference pa lang maglalaro para sa Barangay Hinebra. Pero kita nga natin na parang napakatagal na nitong naglalaro sa koponan ni Coach Tim Gohn. Nag-e-enjoy nga ito sa kanyang bagong koponan. Malayong malayo sa ipinapakita niya noong nasa Northport Batang Pier pa ito. Napakalaki nga rin agad ng tiwala ni Coach Tim kay Malonzo. Kaya naman quality minutes ang isinusukli nito sa Hinebra coaching staff. At ngayong conference nga mga chong, ay expected na mas makakagalaw rin itong si Malonzo gaya ni Scottie Thompson dahil gaya ng sabi natin kanina ay malalaki ang import last Commissioner's Cup. Ngayon ay mas madaling makaka-operate si Malonzo at the same time ay nag-improve na rin ang outside shooting nito. Speaking of outside shooting, ay ang pangatlo nga na player ng Barangay Hinebra ay itong kanilang promising rookie na si Jeremiah Gray. Itong nga si Jeremiah Gray mga chong ay nearly 100% na ang kanyang lagay. Malapit na itong maging fully recovered sa kanyang injury kaya naman mas may ilalabas ni Jeremiah Gray ang kanyang laro. Sa nakalipas na conference ay more on outside shooting lang ito pinagtatrabaho ni Coach Tim Gohn. Pero paunti-unti ay lumalabas na ang pagiging aggressiveness nito at athleticism na magiging dagdag impact sa Barangay Hinebra.
Para sa akin mga chong ay itong si Scottie Thompson, Jamie Malonzo at Jeremiah Gray, ang pinakamagpapakitang hilas sa Barangay Ginebra ngayong Governor's Cup. At kung magsasabay-sabay ang tatlong yan ay napakahirap mapigilan ng Barangay Ginebra. At tingnan na lang natin ngayong Governor's Cup kung ano ang kalalabasan.